Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Good day, Sir Alex, pati na sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Engkanto, tao, at mga kaaswangan dyan. Kamusta po kayo? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan. Ako po uli ito, Jason ng Leyte. At siya nga pala, Sir Alex, pagpasensyahan nyo na sapagkat isinulat ko po ang istoryang ito sa wikang Bisaya upang aking maibahagi ng maayos ang kwento. Kayo na po bahala ang magsalin sa wikang Tagalog. Maraming salamat. Kwento ito ng aking lolo sa mother side. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Lolo Emo. Karanasan niya sa isang pamilyang bantog na wakwak noong unang panahon, dekada 70, dito sa lugar namin sa Leyte. Ang libangan lang ng mga tao ay pakikinig ng radyo. Wala pang TV noon. Kung meron man, yung mga pamilya lang na may kaya sa buhay. Pero sina Lolo Emo, kahit na radyo ay wala talaga. Ang tiyuhin kong kapatid ni nanay na tawagin na lang natin sa pangalang Dodong. Kaibigan niya si Boy na anak ng pamilyang bantog na wakwak sa aming baryo dito sa Leyte. Pero nung time na yon, wala lang kinatiyo at nanay yung mga sabi-sabing wakwak kasi nga mga bata pa sila noon. Alam naman natin na puro laro lang ang nasa isipan ng kabataan. Laging pumupunta ang tiyuhin ko sa bahay ng kanyang kaibigang si Boy upang makinig ng radyo at makakwentuhan siyempre ang kanyang kaibigan. Sa oras na hahanapin ng mga magulang sa kanila, laging wala kasi nga nakababad sa bahay ng bantog na wakwak. At dahil naging malimit po yun, dumating sa punto na pinapagalitan na ang tiyuhin ko ng kanyang lolo at pinapaalalahanan na limitahan ang pagpunta-punta sa bahay ng kaibigan. Dala ng pagtataka kung bakit ayaw ng lolo niya, nagtanong ang tiyuhin ko, "Bakit naman po ayaw niyo akong magpunta sa kaibigan ko, lolo?" Bago siya sinagot ng kanyang lolo, inawag ang lahat ng mga apo at inipon sa loob ng bahay. Pagkatapos, doon na nagsimulang magkwento si Lolo Emo sa mga naging karanasan niya sa kabaryo nilang bantog na wakwak. "Alam niyo ba mga apo, lalo na ikaw Dodong, kung bakit parang matigas, paralisado at hindi maigalaw ng lolo ng kaibigan mo ang daliri niya sa isang kamay?" "Si Lolo Aureo? Hindi po. Pero bakit po lolo? Ano palang nangyari sa kanya?" "Ganito kasi yan mga apo. Makinig kayo. Nung unang panahon, dun pa ako sa Mindanao, nandun din ang pamilya ng kaibigan mo. Ang trabaho ko lang dun ay pangingisda sa dagat. Maliliit pa ang mga anak ko noon. Maliliit pa ang mga magulang nyo. Alam na namin ang abilidad ng mga taong yan dun. Yung pamilya ng kaibigan mo Dodong, lalo na si Aureo, mga bantog na aswang, mga mangtas ang mga taong yan doon. Ngayong alam nyo na, huwag kayong magpunta-punta sa bahay nila lalo na ikaw Dodong. Baka magulat na lang tayo isang araw, aswang na rin kayo." Inuwento pa ni Lolo Emo kung bakit naparalisa ang isang kamay ni Aureo. Ayon sa kanya, dati, nung sa Mindanao pa sila nakatira, madalas may namamata ang aswang sa lugar nila. Pero alam ng mga tao kung sino ang pinaghihinalaan. Walang iba kundi ang kapitbahay nila lolo na si Aureo. At kwento niya, may isang Amerikanang nangupahan ng bahay doon sa baryo nila. Kapitbahay lang din. Hanggang sa isang gabi noon, nagkagulo ang mga tao dahil nakarinig sila ng putok ng baril na nanggagaling sa bahay ng Amerikana. Nang puntahan nila ito, doon na nagkwento ang dayuhang babae.
Ayon sa kanya, habang natutulog ay nagising siya kasi parang may kung anong hayop na nasa loob ng kanyang bahay. Nagulantang na lang ito nang makita niyang mayroon ngang nakapasok na malaking baboy sa loob. Ang ginawa niya kasi ayaw lumabas ng hayop bagkus ay aatakihin siya. Tumakbo ang Amerikana papasok ng kwarto nila. Kinuha ang baril na shotgun at walang kung ano-ano ay pinaputukan ang malaking baboy. Hindi nila ugali ang manakit ng hayop, sir. Kaso nung time na yun ay nasa peligro na umano ang kanyang sitwasyon. Kaya wala siyang nagawa kundi isalba ang sarili. Binaril niya ang baboy at tinamaan ito. Nagkalat ang dugo sa kwarto. Napakaripas ng takbo ang hayop palabas at mabilis itong naglaho. Doon na nagsilapitan ang mga kapitbahay kasama ang aking lolo Emo upang makibalita at makiusisa kung ano ang nangyari. Sabi nila, aswang daw ang pumasok sa bahay ng dayuhan. At kung maaari, bisitahin daw kagad ng Amerikana ang bahay nito upang mamatay dahil sumpa umano yun sa mga aswang na nasugatan. Sinabi rin nila kung sino ang pinagdududahan ng mga tao, pero hindi raw naniwala ang babae kasi ang sabi niya, ordinaryong baboy o hayop lamang umano ang pumasok sa bahay niya. Hindi na rin pinilit ng mga kapitbahay sapagkat hindi naman talaga sila naniniwala sa ganon. Walang aswang at ang nakita niya ay normal lang. Ngunit sina lolo noon kasi nga maging sa lugar na yon laman ng usap-usapan ang pagkabantog na aswang ni Aureo. Sinundan nila ang patak ng dugo. Mas lalong nakumbinsi ang mga tao sa pagkatao ni Aureo dahil papunta talaga sa bahay nito ang mga patak ng dugo. At gaya ng sabi ko kanina, malimit ay may namamataang aswang sa baryo nila. Ngunit matapos ang pangyayaring yon, nawala ito at matagal din bago nagparamdam ulit. Ang akala pa nga ni Lolo, nagtanda na si Aureo kasi nga nabaril siya. Naakala niya, hindi niya mararanasan ang kabangis ng bantog na aswang na kapitbahay nila. At eto ang dahilan kung bakit tumigas at parang nabali yung daliri sa isang kamay ng lolo ng kaibigan ni Tio Dodong. Minsan isang gabi, kwento ni Lolo Emo, nangisda siya sa dagat at hating gabi na umuwi. Malayo yung bahay nila at tatawid pa ng sapa. Pero hindi ka mababasa kasi may ginawa namang tulay na kahoy. Madilim ang daanan doon dahil wala pang kuryente noon. Ang gamit lang nila Lolo, yung bote na may lamang gas. At habang binabaybay ang daan, nung malapit na siya sa tulay, napansin ni Lolo sa bandang unahan na parang may dahon ng nyog na nakatayo sa gitna ng daan. Ang tawag namin dito, palwa. Kinutuban si Lolo ng hindi maganda kasi alam niyang hindi umano natural o normal ang ganon na nakatayo sa daan. Ngunit hindi naman siya natakot o kinabahan man lang ng konti sa kadahilan ng mayroon din po siyang taglay na mga orasyon o kaalaman sa mga bagay may kaugnayan sa espiritual. Kaya dumiretso lang si Lolo Emo, pero ng mga sandaling yon, syempre nag-usal na siya ng mga dasal. At nung nasa harap na siya ng bagay na yon, pumarang yung mga lukay sa kanya, yung tipong parang ayaw siyang padaanin. Ang ginawa ni Lolo Emo, inawi ang mga lukay at hinawakan ng mahigpit. Pagkatapos ay pinihit ng may kalakasan. Yun bang parang nagpiga ng basang tuwalya upang maalis ang tubig. At habang ginagawa niya yun, sir, bigla na lang may humiyaw na parang sobrang nasaktan. Ang nangyari pala, kwento ni Lolo Emo, binagat siya. Parang nilinlang ang paningin niya at yung palwa o dahon ng nyog ay hindi pala normal kundi isa na palang aswang. Yung mga lukay na kanyang binali, kamay pala ng wakwak. So ayun na nga, nung masaktan ito, napahiyaw sa sakit at tumakbo na pormang lukay sa direksyon papuntang sapa. Sinigawan pa ni Lolo Emo at sinabing hindi talaga nagtanda. May kutob kasi siya noon na ang aswang na yun ay yun din yung baboy na nabaril ng Amerikana. Walang iba kundi
ang kapitbahay nilang si Aureo. Ganon daw siya kamangtas sa lugar nila lolo noon. Kahit nakakilala, kabaryo o kahit nakapitbahay ay talagang tinatalo niya. Malas niya lang kasi may alam din si Lolo Emo. Kaya ang nangyari, yung kanyang isang kamay ay naparalisa. Hindi na maigalaw ang daliri at parang nanigas na. Katagalan, iniwan nila Lolo ang Mindanao at lumipat dito sa Leyte. Kung minsan, talagang masasabi nating maliit lang ang mundo. Totoo yan. Paano kasi, makaraan ng mahabang panahon nun, nalaman na lang nila Lolo isang araw na umalis na rin pala ang pamilyang Bantog sa Mindanao. Lumipat din dito sa Leyte at ang nakakatuwa pa rito, magkapitbahay pa rin sila ni Lolo Emo at naging magkaibigan pa ang mga apo. At ang sabi nun, napilitan umanong umalis ang mga Bantog sa Mindanao dahil bulgar na ang pagkaaswang nila sa lugar na yon. Siguro may nagbanta kaya napilitan silang umalis. At yun na nga Sir Alex, yun ang dahilan kung bakit laging nagpapaalala si Lolo Emo sa kanyang mga apo na huwag magpunta-punta at lalapit sa bahay ng kaibigan niyang si Boy. Dahil baka di nila namamalayan, nagtanim na pala ng galit ang matandang si Aureo kasi nga si Lolo Emo ang dahilan ng pagkaparalisa sa isang kamay nito. Na baka sinatiyo ang pagbalingan ng galit kung meron man at paghigantihan. Simula noon, matapos malaman nila Tiyo ang kasaysayan, kahit papano ay umiwas siya sa kanyang kaibigan. Naging maayos naman po ang lahat at ang mga nakaraan ay nanatiling kwento na lang. Nung time na dumating na kaming mga apo sa tuhod, nalaman din namin ang kasaysayan. Parang binhi ng aswang, pinasapasa na rin kumbaga. Akala ko pa nga noon Sir Alex, hindi totoo yung mga kwentong ganun. Ngunit nung ako na mismo ang nakaranas ay doon pa lang ako naniwala. Ganito po kasi ang nangyari. Tulad ng aking tiyuhin, kaibigan ko rin po ang isang apo sa tuhod ng pamilyang Bantog sa amin na si Ben. Nung una ay okay naman at walang naging problema. Nasabi ko pa nga noon na baka kwento-kwento lang talaga yung pagkabantog nila. Kaya lagi kaming magkasama kasi nga medyo hindi naniniwala. At kung magturingan ay higit pa sa magkaibigan. Ngunit nagbago ang lahat ng yon dahil sa isang pangyayari. Minsan isang gabi, nanaginip ako na kasama ko raw si Ben. Ito yung panaginip na masasabi kong parang totoong totoo talaga. May pinuntahan daw kaming dalawa noon. Ilang sandali pa, nagulat ako kasi may kinuha siyang manok at sinabing kainin daw namin. Napakunot noo ako. Sapagkat yung manok na hawak niya ay may mga balahibo at gumagalaw pa. Sa madaling salita Sir Alex, buhay na buhay pa. Siyempre tumanggi ako kasi kako, bakit kakain ng buhay na manok? Sumagot naman si Ben at sinabing mas mabuti umano ang buhay kasi masarap. Nang walang kung ano-ano, biniyak niya ang hayop sa pamamagitan lang ng kamay. Sa isang iglap, nahati ito sa dalawang piraso. Lumabas ang mga lamang loob, pagkatapos ay kanyang isinubo. Kinain niya lahat at siya'y sarap na sarap. Nasuka talaga ako sa ginawa niya. Sa puntong yon ay sobrang aking pasasalamat dahil pagkasuka ko ay nagising din ako. Akala ko talaga totoo pero panaginip lang pala. Matapos nun, kagad kong sinabi sa aking mga magulang. Buti na lang ginawa ko yun, sir. Dahil kung hindi, baka naging aswang na rin ako. Nung time pala na yun, papunta na ako sa pagkaaswang dahil hinahawaan na pala ng aking kaibigan. At yung aking ginawa, isa umanong sumpa para hindi ako tuluyang maging katulad nila. Kasi kung tumahimik lang at hindi ko nasabi ang panaginip na iyon, baka wakwak na rin ako. Simula noon ay dumistansya na ako sa aking kaibigan. Sumasama-sama pa rin naman paminsan-minsan, ngunit hindi na katulad ng dati na halos araw-araw talaga. Na hindi na katulad ng dati na pati yung pagkain namin ay hating kapatid talaga. Kumbaga, nilimitahan ko ang aming pagkita-kita.
Imbis na hanggang doon lang sana, sir. Tuluyan akong umiwas sa kanya dahil sa isang pangyayari. Paano kasi, may kabaryo kaming nakakita kay Ben. Kwento nito, pumunta umano ang aking kaibigan sa tahimik na lugar. Hindi niya alam na may tao pala roon. Bigla umano siyang umupo at sa isang iglap ay naging itim na pusa. Kaya hayon, imbis na limita lang ay tuluyan akong umiwas sa aking kaibigan. Tumigil na talaga sa kakasama sa kanya kahit na minsan lang, na kahit magpakita ay hindi ko na talaga ginawa. Kasi baka sa susunod, tuluyan akong mahawaan. At dito ko na po tatapusin ang kwentong ito. Mga hindi makakalimutang karanasan sa kapitbahay namin na mga bantog sa Mindanao at Leyte. Maraming salamat sa nakinig. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like at i-share ang ating mga video. Hanggang sa susunod na kwento, Jason ng Leyte. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts, no? Binabati ko unang-una si Jairos Masangkay, 6 months member na. Kay Len TV na 19 months member na. Kay Aleia Divine, kay Julio Ladio, kay Maribel De Leon na 7 months member na. Kay Mary Ann Raydan, 1 month member. Kay Pobring Laagan, 1 year. Kay Rose Ulalia na 17 months member na. Kay Elaine Almera, kay Jean Armilia, kay Bayot Narakista Vlogs na 22 months member na. Kay Jim Semelia na 3 months, kay Broso Vlogs 3 months member na rin. Kay Mirna Kabalunga, ayan 3 months member na, maraming salamat po ma'am. Kay Linda Abalos 6 months, kay Aida Ayrer 14 months member na. Kay Jovi Taghap na 19 months member na. Kay Unique Sino 16 months, kay Granny Mayet na 6 months member na, no? At syempre binabati rin po natin si Lavi Del Rey na 19 months member na. Kay Darlene Kabatuan na 24 months member na, 2 years no, maraming salamat ma'am. Kay Angie Kitahara 10 months. Kay LCD Acosta na 21 months. Kay Burns A 21. Kay Jenner Sese all the way from USA 15 months member na. Kay Keho Pryker na 23 months member. Last but not the least, kay Madam Miss Puerto ng Coronadal City, 24 months member na, no? Maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik po dito sa ating programa. At syempre maraming salamat din po sa mga silent listeners na hindi po nag-i-skip ng ads, no? Napakalaking tulong po niyan mga kaibigan. At syempre dun sa mga silent listener, no, na nanunood ng ating mga video, maraming salamat po sa inyo. Ang Diyos na po ang bahala sa kabutihan ninyo. At syempre sa mga commentators natin last update na gustong magpa-shoutout, ayan. Binabati ko unang-una si Ma'am Anika Mishka, pa-shoutout sa next video, ayan, kay Dimples Yumi. Pangalawa kay Bayot Narakista Vlogs, hello to my loves sa Mama in Wilson Banabatak, ayan o. Kay Christy Harm ng Germany, shoutout to all Dayot Maria Sean, kay Gina Kalunod, Day Rena, Day Sara, Day Mahal Coronel, Ate Rose, og sa whole family ni mo, Sir Poggy. Ayan, maraming salamat po ma'am, Christy Harm ng Germany, no? Kay Lady Warrior 08, ayan, hello sir. Kay Chris Morales, kay Bam Bam Brownietes. Kay Doug Lambers, natawa po talaga ako sa Mang Tomas, no?
Ayan kay Kentin Tan, gandang gabi Sir Alex at sa lahat ng nakikinig. No skipping ads. Ayan, maraming maraming salamat po Ma'am Kentin Tan. Malaking tulong po ang no skipping ads. Kay Noraima Madali, laging maganda ang mga upload mo sir, kaya hindi talaga ako nag-i-skip ng mga ads. Ayan, maraming maraming salamat po Ma'am Noraima Madali. Or Madali, no? Ayan, na malaking tulong po yun Ma'am, no? Sa mga hindi nag-i-skip ng ads dyan. Maraming 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 salamat po talaga sa inyo. Ayan. Kay Lizly, good night Sir Alex, guwapo. Ayan, no skipping ads pa. Shoutout and thank you, God bless. Yan, maraming maraming salamat po Ma'am Lizly, malaking tulong po. Binabati rin po natin si Ma'am Gina Kalunod pa. Shoutout Sir Alex, no skipping ads. Shoutout sa iyo Ma'am Gina Kalunod, maraming maraming salamat po Ma'am. Malaking tulong, no skipping ads. Kay TJ Sumayo, thank you sir. Lagi po akong naghihintay sa update niyo po. Ayan, nakakapagpasaya talaga at nakakatawa kung paano niyo i-deliver ang mga kwento. Worth it po talaga. Hindi ako nag-i-skip ng ads. Ayan. Maraming maraming salamat po Ma'am TJ Sumayo. Malaking tulong po yan para sa akin no, na onte lang yung ating subscribers. Kaya thank you po. Kay Pablo Jav PHO or FO. Ayan, pa-shoutout daw sir si Rocky at Domeng from OD. No? Ayan, sige, shoutout. Kay German Marasigan, kay Arlene Cools Besa, si Mang Tomas Sarsa pala. Ayan, andito sa istorya boss, may naalala tuloy ako sa lechon. Late na ako boss, pero nako, nakakatawa naman si ako daw. Ayan, salamat sa magagandang kwento, more power and God bless. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo Ma'am Arlene Cools Besa, lalong lalo na sa hindi pag-skip ng ads. Kay Baby Jen, present kay Sandra Herrera, last but not the least, kay FS Sohai, sabi niya, "Hi Sir Alex, I hope all is well sa inyong family. Haskang makalingaw man gyud ka Sir Oy, ayan, bisan feeling down ka ayoko. Makatawa gyud ko permi Sir, ayan, daghan salamat. Please, pa-shoutout ko sa tanan nimong supporter og sa akong mga gwapa nga friends, sila ni Nova Apil Iyang Habi, si Gabor og si Dailin diri sa may Manchester sa UK, no? Salamat kaayo sir. Stay safe and God bless sa inyong tanan." Ayan, maraming maraming salamat din po sa iyo Ma'am FS Sohai and shoutout sa inyong mga friends diyan. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagtangkilik dito sa ating programa, no? Ayan, ingat-ingat po lagi diyan. At sa lahat ng mga silent listeners, I welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming 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 salamat po. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.